Good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, i-share ko naman sa inyo ang mga bagong kaganapan dito sa aking Sari-Sari Store. Kung gusto niyo yung ganitong content, panoorin niyo yung video na ito at naway mapulot kayong aral. At dun sa bago lang sa channel ko, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na ito. Okay, here we go. Let's start. So mga kasari, i-update ko lang kayo sa lahat ng mga ahente na nagpupunta sa akin dito. Inassured ako na walang price increase ng mga alak. Not this year. Yung Jean ang sinasabi sa akin na hindi na daw wala dong makapaabiso sa office at walang balita kung magtataas ng presyo. Yung last week, kasi may mga balibalita na magtataas nga ng presyo ng mga items ng alak. And then, lahat ng pupunta dito, tinatanong ko ako doon sa GSM Blue, doon ng Alfonso magtaas and tumawag sa akin na 10 pesos per bottle daw ang pwede nilang itataas. And then, yung mga nagsusupply sa akin, nag-start na sila mag-hoard. Hindi na sila ganun din ang ibang mojito. Yung mojito, ganun din. Kung saan-saan na rin ako naghahagilap na mga pwede kong pagbilan, wala na. Kasi yung nagsusupply sa akin, wala daw. Tapos, yung sa mga online na mga nagde-deliver sa akin, yung grocery at saka Barapido, yun yung mga online na nagde-deliver sa akin, mababa lang din ang presyo nila. So, wala, hindi na rin available ang Alfonso at saka Mojito. And then, napilit ko talagang yung isang tao ko medyo maabilidad na nagpunta sa mga grocery at binolabolan niya muna at saka para makabili siya ng mojito kasi mabenta sa akin ang mojito. Mag-o-order na naman ulit ako kasi paubos na siya. Isa sa mga item na mabenta sa akin, lahat naman ng alak dito mabenta. Number one talaga pinakamabenta sa akin, Red Horse, kasi wala akong kalaban. Plus kung Red Horse, hindi naman kalaban kasi yung ganitong promo na binigay sa akin, like 5 cases plus 1, malaking oportunidad sa akin yan. Hindi yan open para sa lahat. So, kung yung kahit gusto ko mang magbaba sana ng presyo, pero hindi kasi merong SRP, suggested retail price na nakalagay sa labas ng store ko. So, hindi rin ako pwede magbigay ng promo kasi pakalimitado lang ang time na binibigay sa amin. Pero so far, at sabi naman ng ahente, wala pa rin paaviso kung kailan tatanggalin yung plus one na yan. So, medyo malaking ang patubo ko dyan kasi yung 5 case, tutubo na ako kasi same amount pa rin naman ang aking binibili. Plus yung 1 case na free is malaking bagay na sa akin yan. So, medyo advantage ko dyan over those mga kapwa at nagtitinda ko dito. Plus, yung sa panggabi nga na nagugulat nga ako na parang halos lahat na yata ng mga customers dito na bumibili sa akin. I mean, yung mga nakikilala kong suki, dito talaga sila pumupunta sa akin. So, iniisip ko, kasi before parang may nabawasan ako ng konti ng mga customer, iniisip ko maraming nagsusubutan, maraming nagtatayuan. Ganun naman talaga yan. Ito kasi yung business na ito, yung Sari-Sari Store. Madali easy to operate and easy to open. Once meron ka lang puhunan, pwede ka na kaagad magtayo sa bahay-bahay mo. So, siguro, naisip ko na baka tinamad na or hindi na nakayan, hindi naging consistent sa kanilang pagtayo ng negosyo. Baka sumuko na kasi before, bago ako nagtayo ng ganito, meron talaga ako ditong kakompetensya na medyo malaki. Pero, ang ikinatalo niya sa akin, sanay ako sa puyatan. Siya, kahit malaking puhunan niya, malaking store niya, parang nauwi din siya sa paglipat and finally nag-close kasi talo ko siya sa puyatan. Hindi niya kaya makipagpuyatan mula magbukas ka ng tanghali. Ako nagbubukas ng 12, tapos nagsasara ako ng 3 o'clock, tapos habang nag 3 o'clock, nag-inventory pa ako ng konti. Malapit pang kumakatok yan. Halos parang nakakatulog talaga ako ng mga 4 o'clock na kasi inaayos ko pa, medyo nagbibilang pa ako kung magkano
ang posible kong kinita that night. Pero ngayon, hindi na kasi sa sobrang pagod na. Kasi meron pa akong ano, ibang ginagawa. Diba, nag-YouTube pa nga ako. So, dagdag ano, pinagtutusan ko rin to ng oras. So, sa halip na matutulog na lang ako like before, nakukonsumo pa niya yung konting oras ko. So, pinaplastic ko na lang muna. Yung tanghali na ako nagbibilang ng benta. So, ngayon naman, magbibilang sana ako ng benta or mag-inventory sana ako or mag-audit sana ako kung magkano ang posible kong kinita at magkano ang pwede kong bibilhin uli ngayon. Kasi yung normally, kung ano lang yung pumasok na pera sa akin, yun din ang pamimili ko. So, kung maganda ang pambasok sa akin sa gabi, maganda ang pasok ng pamimili ko din. So, yung tinari ko, yung routine ko na benta, then pag din sa gabi, bili. Iba pa yung daily ko na taga-deliver ng mga stocks ko. Iba pa yung mga scheduled, yung mga online schedule yun. Tsaka iba pa yung mga, ano, pag mga ala kasi scheduled din yun. Once a week lang sila pumupunta dito. But, so parang, ano, parang na-addict ako talaga na pag-watch my pera, ipapamimili mo yun sa na mga panibagong stocks kasi hanggat kahit ubos na ang pera mo or kahit wala kang hawak na cash, kalimita ay konti lang, basta nandyan sa stocks, pag oras lang bibilangin yun, magkakalikom ko ulit ng pera. Kasi ang importante, napunta sa stocks ang hawak mo na pera, hindi napunta sa panglustay, pang treat sa mga barkada, pang gimmick, pang inom, or pang, I know, pang kain sa labas, or pang lakwatsa sa bali na, I know, di bali na ang tingin nila sa iyo walang pakisama or masama ang ugali mo. Basta unahin mo muna sarili mo, hawaan, kasi once kung pinautang mo yung pera mo or any items na pinautang mo sa kanila, maghahabol ka na yan. Ikaw na magmumukhang kawawa, kakahabol-habol sa kung kailan sila magbabayad sa iyo. Meron nga ako nga dito, nakakuha pa naman sila ng ano, 5 bote. Tapos 3 weeks na hanggang ngayon, hindi pa nagbabayad. Tapos pag nagiinoman naman sila dyan gabi-gabi, nagiinoman naman sila dyan, dumadaan lang sa akin. Tapos pag makita ko lang may mga bit-bit na ng Red Horse, kasi naisahanan nila ako, nakautang naman sila sa akin. So, kahit mahigpit talaga ang ano ko, mahigpit talaga ang kapit ko, sana na huwag magpautang sa bilang pakisama na una, dalawa, taas na uwi sa tatlo, ganun-ganun. Tapos, yun, hanggang ngayon, in 3 weeks time, hindi pa ako nabayaran, 500 pesos pa rin yun. So, imaginein mo yan, bago makabalik sa akin yung halagang 500 pesos, kung ilang items ang nabenta ko para magkaroon ka ng tubo. Kasi yung binibilang ko, tubo na yun, kasi 500, parang tubo, 5 bote. Ang binibilang ko dun dapat sa tubo ko na lang yan, hindi sa puhunan. So, magkano ang ilang Red Horse na bote bago ko makalikom ng 500 na tubo. So, siguro mga at least mga 4 na case muna yun. So imagine, meron akong panibagong ano dito, meron akong mga bagong ginawa dito sa store ko, kasi before ito salamin ito, yan salamin ito, yan. So instead na salamin, meron pa akong ginawa na ididikit-dikit lang siya. So kasi para iwas ng mga iwas mga mababait, bumili ako ng ganito, stick lang siya. Isasabit lang. And then, kasi yung isasabit lang siya, kasama na sabitan, napakamura lang ito sa Shopee. 11 pesos lang siya each. So, kung ano, kasi yung first batch ko, nasa 10 ang pinili ko, umabot siya ng 175 kasama ang shipping fee. So, sa 10 ganito, 175 ang nabayaran ko. Pero, all in all, parang 11 pesos lang talaga na may magdadagdag ka na lang ng shipping fee. So, since ito malaking salamin ito, so instead na magpako-pako ako doon or bakpakin ko yung salamin or marami ako mga pako-pako dyan, bumili na lang ako ng ganito, plus merong ding way para dumikit siya sa salamin or kahit anong-ano, multi-purpose na pangdikit. Meron siyang pandikit na, ipakita ko sa inyo. Yan, dinidikit lang ng ganyan siya. Dinidikit lang siya sa any, kung sa kahoy, sa bakal, ididikit mo lang ng ganyan na hindi mo na kailangan magpako-pako ka. So, instead para ma-consume ko yung sa, ayan,
ayan na, na hanggang 12 peraso ang pwede mong isapit. Pero since nabentahan ako kagabi, i-replenish ko pa lang mamaya. So, iwas na siya ng ano, mga mababait, tsaka ma-maximize mo pa yung space mo na ano, ididikit-dikitan mo lang siya ng una, dikitan mo siya ng ganyan. Tapos, doon mo isasabit yung sa panabit, yung sabitan ng mga chichiria mo. So, naka-save ka ng space. Tapos, medyo maganda tingnan. Medyo organized tingnan na ganyan. Tapos, ano, madali din makita ng mga customer pag silip nila na ganyan ang ano mo, ganyan ang available na chichiria mo. Madali nila sila magturo na yun, ganon. Tapos, pagdating ng ano, pag may mga bagong stocks ka, madali mo lang din siya, ano, kasi ikakutter mo lang siya, and then isabit mo lang. Magkaroon ka lang ng cutter, then isasabit mo, nakakadali lang siya. Ay, good one. Na ano ako. Okay. Didikit mo lang, and then, so, 20 peraso ang binili ko. So, hindi ko pa siya na ikakabit yung iba. Kasi, baka maso, ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, nag-iisip pa ako kung saan ko pa ikakabit yung iba na hindi ko pa nagagamit. But, eventually, didikit ko rin siya saan, kahit sa mga walls niya idikit. And then, yung aking mga ano, delata, yung spam ko before na medyo madami yun. But this time, pumunti na lang. Kasi ang mga tao dito, nag-enjoy na rin kakakain ng spam. Tapos, yun, meron pa ako doong sigarilyo, konti na lang din. Ang aking sigarilyo, paubos na siya kasi ang next delivery ko by baka ma-short na ako. Kasi by Wednesday pa ang dating nila. Ano, Huwebes pa lang ngayon. Pero meron pa ako doong ano, meron pa ako sa labas kasi dito ko nilagay pa ang ibang items ng Marlboro. Ayan. Diyan ko nilagay yung ibang Marlboro ko. Then, para makita sa labas na meron akong mga ano, meron akong stocks ng ganyan. Pero alam naman ng mga tao. Pero yung mga dumadaan lang talaga, yung mga nagmumotor, may mga sasakyan, pag may nakita sila na may mga items dito, bumababa sila. Pero hindi talaga yan sila, regular customer ko na taga dito lang talaga. So, at least nakakadagdag ngayon kung medyo maganda ang stocks mo sa labas. Gaya ng sinasabi ko, yung mga ahente naman talaga naghahanap din sila na masusupply nila. So, para puntahan yung store mo or lalapitin ka, kausapin ka, kailangan maganda presentable, maganda ang presentation sa labas na medyo madami-dami ang ano, medyo maganda ang pag-ayos mo ng mga stocks, medyo mahaba-haba ang ano, tapos medyo madami ang laman mo. Pupunta ka ng mga ahente. Plus, pag once na nag-umpisa na kayo ng ahente, make sure na huwag ka magpapasira kasi yun yung ano, magkakaroon ka na yun ng long-term relationship sa pagkipag-nakalakalan, pagkipag-negosyo kasi eventually, makakatulong naman talaga sa iyo. So, mas maganda yung maglikom ka ng maraming ahente kesa isusumpa ka ng mga ahente kung hindi ka good payer. Okay? Dun sa bago, kung nagustuhan nyo yung content ko for today, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once my bagong video na i-upload. Thank you very much and thank you for watching.